Magandang hapon mga boss. At sa hapon nito mga boss ay may concern tayo tungkol sa message po ng isang kasama natin sa group chat. May katanungan siya kasing importante mga boss patungkol sa kanyang mga alagang baboy. So yun muna po yung aking sasagutin sa ngayon. So ang tanong niya kasi mga boss, ito po ay si Sir Batang. Sa group chat po ito namin mga boss, ano? Pag mag-inahin ka, nakadepende ba talaga sa lahi o sa pagbulog? Kasi isang inahin ko, unang panganak, pinabarako ko. Tatlo lang ang anak. Tapos ngayon, sinubukan ko pa ay ganun pa din, apat lang ang anak. Grabe pagsubok sa buhay, galing din ako sa natamaan ng ESF. Sad to say, nagkabaon-baon din sa utang, parang same kami ng sitwasyon ni Sir Christopher Ryan Marquez. Pagkatapos ng ESF, nag-alaga na naman bumili ng tatlo para gawing inahin. Unang anak nila, isang inahin, tatlo anak, patay pa ang isa. So meaning, dalawa lang yung nabuhay kasi namatay yung isa sa tatlo, no? Ang pangalawang inahin naman, pito ang anak. Ang pangtatlo, bali kalawa, pito yung anak. Tapos pangatlong inahin naman, 11 sana kaso walang gatas ang inahin, kaya patay din yung apat. So patay yung apat. So bali, ano na lang yung natira? Pito sa ikatlong inahin. Ang tagal naglandi, so problema pa niya sa ikatlong inahin, ang tagal naglandi kasi naglagas ang balahibo. Nilang dalawa, nila. Dalawang buwan bago naglandi. Ito na naman ng anak ng apat. Apat naman yung kasunod lang na anak. Grabe pinagdaanan pero laban pa din. May kasabihan nga, pwede kang mapagod pero bawal sumuko. Happy farming sa lahat ng member. So mga boss, sa ngayon pala, andito na po kami sa barracks, mga boss, awa ng Diyos. Pero andito kami at quarantine pa rin. So itong katanungan ng ating kasamang Hagraiser, bibigyan po natin ng kasagutan, mga boss, ano? So doon muna tayo sa unang sinabi niya, na nakadepende ba talaga sa lahi ng baboy yung pag-iinahin? Patungkol ito sa dami ng anak, ano? So totoo po yan mga boss, ano, yung dami ng anak ng isang inahin, nakadepende po yan talaga sa lahi ng baboy. Nasa lahi po yan ng inahin. Kaya nga sa Pilipinas yung pinaka-common na ginagawang inahin po talaga is yung mga land race at saka large white, yung crossbreed po nila. Kasi tinatawag po silang mga hyper prolific. Ibig sabihin maramihan talaga silang mga anak. In their nature originally, sa nature nila mga boss, maramihan talaga silang mga anak. So kung mag-iinahin ka, dun ka na sa maramihang mga anak mga boss. So ganun po dapat. At halimbawa, land race large white man yan, kailangan pa rin, may selection ka pa rin. Halimbawa, doon sa mga herd ng yung baboy, pili ka pa rin doon talaga nung malakas mga anak. Kahit land race large white pa man yan, mag-selection ka pa rin. So ganun dapat mga boss. Tayo po ay pumipili at yan po ay nakadepende talaga sa lahi ng baboy, mga boss. Pagka ang inyong mga alagang baboy ay may lahing mestizo, so definitely mga boss, hindi ka makaasa ng maraming anak dyan. Kung lahi ng baboy mo is chop soy, definitely mga boss, hindi ka rin makaasa ng maraming anak ng baboy. So kung marami man ang ilabas ng iyong mestizo at ng iyong chop soy, so salamat na lang. Pero yung pinag-uusapan kasi natin, yung pinaka standard, what is standard? Standard mga boss, yung land race at saka large white, yung crossbreed nun, or yung per se, yung mga lahi ng baboy na yon, yung po talaga yung mga lahi ng baboy na maraming mga anak. So yun po yun. So nakadepende po talaga sa lahi din ng baboy. Ngayon, kasunod naman niyang sinabi is natamaan siya ng ESF. And after that, nag-alaga ulit siya. Gaya ko, sabi niya na nagkabaon din siya sa utang. Pero naging problema naman niya, mga boss, yung tatlo niyang inalagaan na inahin, kakaunti lang din yung anak. Yung unang inahin is, ano yun sabi niya, tatlo lang yung anak.
Tapos yung pangalawang inahin, pito. Yung una, namatayan pa ng isa. Tapos yung 11, namatayan naman ng apat dahil kulang sa gatas. So doon muna tayo mga boss, ano? So yun, maaari kasi mga boss, ano, yung inalagaan mo is mga chapsoy or kaya may lahing mistiso. So baka ganun. And pangalawa mga boss, baka wala sa timing yung iyong breeding. So maaari din kasing ganun, na hindi pa standing heat is binibreed na natin. Yung another reason dyan mga boss is baka hindi mo na-condition na maayos yung iyong inahin. Mga boss, sabi mo nga, nanganak ulit yung 11, nanganak ng 11 nung una, kasunod nanganak apat na lang. So kumonti, tapos naglulugon pa. Alam nyo mga boss, yung ganyan, sign yan or indication ng hindi maayos na pagkukondisyon mga boss. Pasensya na po pero ganun po talaga yon. To be frank, kapag ka naglugo ng inyong inahin, ibig sabihin hindi maayos yung pagkukondisyon ninyo. Ang paglulugon po kasi or pagtatanggal ng balahibo, sign yan ng kakulangan ng biotin mga boss kadalasan. So yan pong biotin, nakukuha naman yan sa mga gamot at sa feeds mga boss. So kung maayos naman yung pagkain nyo, maaring doon sa medication ninyo or supplementation. Kasi ibig sabihin, hindi nakukuha ng baboy yung maayos na nutrition niya doon sa feeds. Kasi kulang sa supplementation and medication. Kasi alam nyo mga boss, yung pagkain naman, para makuha mo lahat ng sustansya na nasa pagkain, kailangan din maayos yung kondisyon ng iyong katawan. Mga boss, pag meron kang problema sa katawan, kahit anong kain mo, yung nutrition na nasa feeds hindi mo rin makukuha. So ganun po yun. So kailangan maayos din ang iyong pangangatawan, nakakondisyon din. Kaya nga nagbibigay tayo ng mga vitamins, minerals sa ating mga lagang baboy para yung feed intake, mga boss, ano, is maayos. Tapos yung feed conversion, maayos din, mga boss, para talaga yung sustansya ng pagkain is mapupunta sa katawan ng baboy para kondisyon talaga siya. So sa conditioning mga boss, syempre bibigay tayo dyan ng pamurga. So purgan natin, bigay tayo ng mga minerals like iron, calcium. So kadalasan sa mga breeder, bibigay po tayo ng sisikal. Paminsan-minsan bigay tayo ng vitamin pro. And minsan mag-inject din tayo ng B-complex mga boss. Kung yan naman, minsan andun naman yan sa mga vitamin pro halimbawa eh. So ganun, pero nag-inject pa rin tayo. And importante mga boss, sa mga breeder, nag-inject tayo dapat ng vitamin EDE bago sila i-breed. Mga boss, so importante po yung mga konsepto mga boss sa pagbe-breeding. Tapos syempre kailangan timing talaga yung pagbe-breed, standing heat dapat mga boss. Ngayon kung continuous talaga na ganun yung performance ng baboy mo, palitan mo ng mga hyperprolific na inahin. Kasi ibig sabihin nasa lahi ng kinuha mong mga breeder. Ngayon, isa pang importanteng aspeto dyan yung bacterial flushing. Baka naman kasi may problema sila sa matres, may bacteria sa matres, na naging isa po yung dahilan din para kaunti lang ang ianak, mga boss. So ganun po yan. So bacterial flushing meaning nag-i-inject po tayo ng antibiotic. Anong antibiotic ba? Kadalasan pwede tayong gumamit ng mga very common na mga general antibiotic like oxytetracycline, gaya ng alamycinil A, sostalinil A, teramycinil A. So itama lang natin yung dosage mga boss, napaka-importante po niyan na tama yung dosage ng pagtuturok natin. So may mga video naman po ako niyan ng tamang pagtuturok, tamang dosage, para talaga is matanggal yung mga bakterya sa kanilang katawan, lalo sa matres. Lalo ay mga breeder sila, so importante po yan, bacterial flushing mga boss. Bago natin i-breed yung baboy, ganun, kailangan po talaga yon. Lalo halimbawa, kaunti yung inianak ngayon, nagka-problema siya, i-bacterial flushing natin bago i-breed ulit. Kasi maaring doon sa matres may problema siya. So ganun po yun. Tapos, naging problema din niya yung mga mortality. Kasi kaunti lang daw yung, halimbawa yung isang inay niya, kaunti lang yung gatas. Yun nga mga boss, paulit-ulit kong sinasabi sa mga ano ko, sa nagtatanong sa akin, may protocol tayo dyan. Ang protocol po sa walang gatas mga boss, ang ginagawa ko sa farm is nagtuturok po ako ng 30 ml ng CBG. Tapos 2 days
ng oxytocin twice a day naman yan, umaga hapon, tig 2 ml. Yung ginagawa kasi ng iba, dahil wala silang mabiling CBG, oxytocin lang yung itinuturok. So hindi pwede mga boss, partner po talaga yun, CBG at oxytocin. Ang gagawin mo dyan, ituturok mo muna yung 30 ml ng CBG, sabayan mo ng first injection ng oxytocin. Ganun mga boss. Tapos yung oxytocin, iko-continue mo naman yan. 2 days yun mga boss, yung ginagawa ko twice a day. Sa protocol ko na yun mga boss, wala akong naging problema sa mga inahin ko. Pagka nawawala ng gatas, bumabalik din mga boss. Tapos naglalagay pa ako ng malunggay sa pagkain, o kaya nagmimix ako ng milkulak. Yung milkulak powder mga boss, pampagatas din yan mga boss. So ginagawa ko po yan talaga para ma-boost yung gatas ng inahin kung kulang siya o wala talaga. No, so kung matigas naman yung dede, so kailan mag-antibiotic ka muna, baka may mastitis. O kaya i-hot compress mo mga boss, so ganun, para lumambot yung mga dede niya. So ganun po 'yun mga boss. Kailangan talaga may alam tayo sa mga ganyan. Tapos yung biik mo para makasurvive habang walang gatas yung inahin. So ang ginagawa namin mga boss, pinapainom namin ng fresh milk. Ang gamit namin is Alaska fresh milk. So yun. So yun yung mga idea mga boss para sa magagawa natin sa ating inahin kapag ka ganun. Dahil kung ganun lang yung magiging anak ng inahin mo, 3, 7, 11, namatayan pa ng 4, so 7 rin. Ano, lugi ka dyan mga boss. Bound ka na sa utang nga, tapos di ka pa makakabayad kasi lugi ka eh. Pakain ng pakain ka lang sa inahin, di ka naman umi-income. So mahirap po yan talaga mga boss. So kailangan maging maayos yung ating pag-alaga ng inahin, breeder. So sabi ko nga sa kanya, boss, is tignan mo yung mga mali doon sa ginagawa mo po, tapos i-correct mo. Pag na-correct mo yan, yan naman ay for long term knowledge mo na. So kung hindi mo pa alam yan sa ngayon, so gawin mo. And sa susunod, pagka na-encounter mo yung ganyang problema, hindi ka na po mamoblema kasi alam mo naman yung pamamaraan. So ganun lang muna yung ating video sa ngayon mga boss. Salamat po sa inyong palaging panonood. God bless po mga boss. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po.